Hi guys, magandang araw po sa ating lahat and welcome again sa aming YouTube channel. Ngayon po ay andito po tayo sa Barangay Tubwell, Manawag, Pangasinan, kung saan magde-deliver na po tayo ng fingerlings na sumusukat po ng 3 inches to 4 inches. Ayan. Kung napanood nyo po yung last na video ko dito, kung saan as in wala po silang nagawang concrete pan, kung saan nag-avail po sila ng tutorial dito. Siyempre po, tinuruan po natin sila ng actual kung saan pumunta po tayo sa kanilang lugar. Tapos tinura po natin lahat yung mga gagawin. Simula sa pag-build ng concrete pan, sa usapang feeding, tapos yung sa manage ng tubig, kung paano yung pagpapalit. Siyempre sa mga running water, tinuro din po natin yan. Kung ano po yung mga ammonia, fungus, lahat-lahat po ng tungkol po sa hito ay tinuro po natin para po maiwasan yung pagkalugi. Kung mapapansin nyo po, yung gusto po ng may-ari dito dati, gusto niya po yung mas maliit po yung alagaan, yung 1 inch po. Pero sinabi po natin na mahirap po yung 1 inch dahil yung 1 inch po kailangan po ng running water. Yun po yung sinasabi nilang continuous water na hindi po pinapatay 24 hours. Ayan. Kaya yung binigay po natin dito or yung sinabi natin pwedeng bilhin is 3 to 4 inches para hindi na po siya ganun kasailan. Ayan. Siyempre po, katulad din po ng ibang nag-abil ng tutorial, siyempre kailangan din po nating mag-focus din po sa kanila. Marami man tayong tinuturuan o nagpapaturo na hindi pa natin nare-replyan, siyempre po, busy rin po tayo minsan at kailangan din po nating tapusin yung trabaho po natin sa mga naunang nagpaturo. Siyempre, kailangan din po natin magbigay ng oras sa mga ibang nauna. Ayan. So, lamang guys, balik po tayo dun sa usapang pag-deliver ng fingerlings. Ayan nga po, ang order po ni Boss Jeff dito ay 6,000 pero magbibigay po ng 10% mortality kasi first timer nga po. At marami rin pong sobra dito sa fingerlings na to. Kaya ibibigay na lang po yung mga natira para hindi naman po sayang at para hindi na po iuwi. Ayan. So ay lamang guys, yan po yung unang paglagay po natin ng fingerlings. Ayan. Ang pieces po nito ay 4,000 pieces dito sa earth, concrete pan na malaki. Ayan. At sa mga hindi pa po nakakaalam o first timer pa lang po, pagbibili po kayo ng fingerlings, dapat po dahan-dahan nyo lang pong ilubog sa tubig. Ayan. Dahan-dahanin nyo lang pong ilubog hanggang sa umalis na po sila sa mismong lagayan. Ayan. Ganyan lang po yung gawin nyo para po hindi po sila parang mashock water po, kasi meron po yung tinatawag na parang hindi pa po sila sanay sa tubig na pinaglagyan po nila. Kasi nga po, ito po ay concrete. Kasi yung mga fingerlings na to galing po sa earth pan. Laking earth pan po to, tapos pupunta po sila sa concrete. Kaya dapat dahan-dahanin po natin hanggang sa makuha na po nila yung pH ng tubig at saka yung temperature. Ayan. At kung bibili rin po kayo ng fingerlings, katulad po ng mga nakapag-umpisa na ng paghihito, dapat tignan nyo muna yung fingerlings bago nyo ipa-deliver para po maiwasan po natin yung pagkadismaya. Dapat bago i-deliver sa inyo, magpasend muna kayo ng picture or video para po makita nyo yung sukat at itsura ng fingerlings. Ayan. Tapos ang pagbabasehan nyo sa fingerlings kung okay ba, dapat pagka lagay nyo sa concrete pan, dapat yung fingerlings dyan is nasa ilalim agad para po makita nyo kung gaano sila kasigla. Kasi po pag ang deliver sa inyo, pag bagsak sa inyo sa concrete pan nyo is lumutang agad, medyo alanganin po yon. Kaya ang dapat pong tignan nyo dyan, yung sa usapang fingerlings, dapat nakalubog yung fingerlings agad. Pag bitaw nyo sa tubig, pupunta na agad sila sa ilalim. Ganun yung malalakas na hito na pagbibreed. Yan, ganun po yung magandang breeding. At ayun nga guys, kung napapansin nyo po, napakaganda po ng fingerlings na na-deliver po natin. Andun po sila sa ilalim.
Tapos bago po tayo nag-deliver po dito, syempre po, nag-prepare muna yung may-ari dito. Pinagtimpla po natin sila ng probiotics na 10 grams dito sa malaki. Tapos dyan naman po sa maliit is 5 grams. Kung saan 12 hours po nating inactivate para mabuhay yung mga microorganism. Ayan. Probiotics po yung ginamit po natin dyan. Tapos yung pagbago pong deliver po, need po natin ng running water kahit mga 20 to 30 minutes lang po para po makapag-create po ng oxygen katulad po ng ginagawa po natin. Tapos pag nakapag running water na po tayo, kahit 20 minutes to 30 minutes pwede na po nating i-off. Pagpahingain po natin yung mga isda kahit 24 o 36 hours bago magpakain para hindi po sila mabigla. Kakain man sila pero meron pa rin po yung mga fingerlings na hindi makakain. Yan. Kung parang napansin nyo po dyan, yan po yung tinitimpla po natin na probiotics. Kasi po malaking tulong po yan para sa mga hito na fingerlings. Dahil yung hito na 3 to 4, parang pag kinumpara po natin yan sa tao, syempre parang bata pa lang po sila. Kaya kailangan din po nila ng probiotics. Malaking tulong po yan para po mabilis lumakas yung isda natin. Tapos mabilis din po ang lumaki. Tapos ang tulong po ng probiotics na yan, kahit umabot kayo ng 9 to 10 days na hindi magpalit ng tubig, kaya niya po. Basta ma-maintain po natin yung paglalagay ng probiotics. So ayun lamang guys, maraming salamat po sa panood ng video na ito. Kung bago pa lang sa aming channel, don't forget to click subscribe button, notification bell para laging updated sa sunod pa naming videos. Thank you!